Kalbo, at ano-ano ba ang dahilan kung bakit nalalagasan tayo ng buhok? Alamin po natin sa part 1 ng aming special report. Ayon sa pag-aaral, halos 30% ng mga lalaking Pinoy ay nakakalbo. At sa mga kababaihan naman ay 10% ang nakararanas din, lalo na kapag umabot na sila ng mga edad 40. Nag-ikot kami para alamin kung ano ang tunay na nararamdaman ng isang taong kalbo. Okay lang kasi medyo presko, hindi mainit eh. Basta may nangangantsaw, hindi ko pinapansin, tinatawanan ko lang siya. Sa ganyang itsura ng iyong ulo, wala kang buhok. Anong pakiramdam mo? Nahihiya ka ba? Pero kung dati, parang mahihiya ako, pero ngayon uso na yung kalbo eh. Marami ng kalbo eh. Marami na rin mga Hollywood actor na kalbo. Bakit nga ba nakakalbo ang isang tao? Inalam namin ito kay Doktora Julieta Peralta Arambolo, isang eksperto sa buhok. Maraming dahilan ang pagkakalbo. So yung iba, ang cause lang ay, you'll be surprised, masyadong stressful ang buhay niyo. Nagkasakit siya. No. Kunwari, mataas ang fever niya. After surgery also, yung masyadong naging bedridden yung pasyente because of a surgical procedure. Mm-hmm. And then may mga medical conditions also like thyroid problem. May mga cases, katulad yung treatment sa hypertension. Beta blocker is one na nakaka-cause ng thinning hair. So, hindi about yung mana-mana? Yun ang pinaka-permanent cause of hair loss. Pinamulaanan din ni Doktora ang ilang mga nakasanayan nating paniniwala tungkol sa pagkalagas ng buhok. How about yung marinig mo kasi sa kasi shampoo ko? Natatakot sila kasi di magsa-shampoo sila. Daming may nakikita. Akala nila it's the shampoo. Pero actually, ando doon yun. Parang nagpapalit lang. Nagpapalit lang siya. Ako iniisip ko baka ako masyadong matapang yung gel ko. Hindi totoo yun. Hindi rin totoo. Oo. Yung kinakain mo? Ay, wala ding matakaw kinalaman. Matakaw ka sa bagoong. Ay, hindi totoo yun. Oo. Yung lagi nakasombrero. Oh, yun. Oh. Hindi. Si Bobet Barrios, 55 taong gulang, napansin niyang numinipis na ang kanyang buhok at unti-unti na siyang nakakalbo. Kinumpirma naman ni Doktora Arambolo ang epekto ng pagiging kalbo sa buhay ng isang tao. May psychological effect na eh. Yung iba na nawawala daw yung self-confidence nila. Nako-conscious sila kasi wala silang hair. Dihydrotestosterone o DHT ang tawag sa hormone na nagiging sanhi naman ng pagkakalbo. Hormones na to, nagiging sensitive yung hair follicles okay. In certain areas of the scalp. Ano yung mga areas na to? Ito yung frontal, side, and then the vertex. So, karaniwan dito sa likod? All areas may be affected. Si Edwin, 30 taong gulang lamang, ganito na ang pagkakalbo ng kanyang ulo. Kasi pag nakakadsawan ng mga kaibigan, ganun. iniisip ko nun, medyo bata pa naman ako. At napilitan siyang alamin kung paano tutubuan uli ng buhok. Nag-search muna ako sa internet. Nung mga options ko. Tapos based dun sa mga nakita ko, ito daw yung pinaka magandang solution. Makalipas nga ang isang taon, ito na ang itsura ng noo ni Edwin. May buhok na at hindi na siya kalbo. Anong pakiramdam mo ngayon? Anong kanya? Mas confident, sir. Mas okay ako ngayon, sir. Ayon kay Edwin, sigurado na siyang patuloy na tutubo ang kanyang buhok. Pero, paano kaya ito nangyari? Paano nangyari, mga kabayan kong kalbo? Mga kabayan, hindi po wig ang buhok na yan. Natural na buhok po yan na tumubo uli. Kaya abangan po ninyo at alamin natin kung may pag-asa bang talagang tubuan uli ng buhok ang mga kalbo. Hindi huwag ha, tutukan nyo po bukas sa part 2 ng aming special report. Kahapon bayan, sa aming part 1 ng special report, naibulalas ang mga tunay na nararamdaman ng mga kabayan nating nakakalbo na. Ngayong gabi po, pasintabi po ha, alamin natin may pag-asa pa ba talagang tubuan ng natural na buhok ang mga
kalbo at sa anong paraan? Pasintabi po tayo dahil medyo maselan ang video na aming ipakikita. Narito ang part 2 ng ating special report. Si Bobbit Barrios at si Edwin ay dalawa lamang sa mga kalbo na ngayon ay tinutubuan na ng natural o totoong buhok. Sumailalim sila sa isang uri ng hair transplantation na ang tawag dito ay Follicular Unit Extraction o FUE. Hair restoration surgery is a minor surgical procedure. Ito yung ginagamit ngayon to extract the hair individually, isa-isa. So where do we get the hair? Saan natin kukunin yan? So yung hair kinukuha dun sa areas na hindi naapektuhan ng hormones. Ito yung sites in the back. Bago sumailalim ang isang kalbo sa hair transplantation, may check-up na kailangang gawin o may preparasyon. May medical form na kailangan fill up nila para well-assess sila. Ano ba yung mga ginagawa nila, medications nila na pwedeng makaabala sa amin when we do the procedure. Kapag handa na ang kalbo, ginuguhitan ang bahagi ng ulo na siyang tataniman ng buhok. I'll do the design, we'll explain it. Anong goal nila? Gusto ba nilang dagdagan lang yung hair nila o gusto nilang talagang makapal? Hair transplantation, it's an art and there's so many details talaga. Tinitingnan mabuti ng mga eksperto kung saang bahagi ng ulo kukuha ng buhok. At kung wala na talagang buhok sa ulo, pwedeng kumuha sa ibang bahagi ng katawan. Kung marami kang, kung bigote. May balbas, bigote, balbas, sa chest, sa binte, with the follicular unit extraction technique, it's possible to get them also. And then kung wala kang ano, wala kang donor supply, yun ang ginagamit. Pwede dyan. Eh kung gusto mo, pwede rin. Kaya na maghangin mo yung buhok mo. May anesthesia sa anit ng kalbo bago gawin ang hair transplantation procedure. Kapag handa ng lahat, pwede nang simulan ang pagkuhan ng malulusog na hibla ng buhok na karaniwan ay sa likod o bandang batok. Tumutubo na isa. Okay. One follicular unit yun. Okay. Isang grupo yun. Parang grupo. Ah, grupo na yun. Pero isa lang hibla yun. Pwedeng isang hibla, isang hair shaft, pwedeng dalawa, tatlo. Pag ikaw ay gifted na marami ka, tatlo. Oo, pag tatlo, ang kapal ng dating. Kasama ang ugat, binubusisi ito at nililinis para itanim sa kalbong bahagi ng ulo. Pero pag ikaw nagplant, isang planting lang. One day lang. Iniisa ko lang yun. Tapos pinipili ko pa yung groupings ng hair. Kung kailangan mas maganda yung dating, yung may mga tatlo, apat na hair per follicular unit, kinabukasan, tuyo na. Tuyo na? Hindi na halata? Kasi maliit lang yung, maliit lang yung butas. We always tell the patient, no, in 5 days, nakadikit na yun. Basta huwag mo lang pupul na ganon. At ano ang pakiramdam na may buhok na ang isang kalbo? Siyempre, nakadagdag ng, yung na-inspired ka ba? Masarap kasi magtrabaho kung inspirado ka. Si Edwin naman ay may isang taon nang tinutubuan ng buhok at balak pa niya itong pakapalin pa. Gusto ko kasing more density, sir. Anong napansin mo? Tumutubo ba? Yung dun sa mga tinanim, tumubo na siya. Siniguro naman ng mga eksperto na ligtas ang hair transplantation at garantisadong tutubuan ng buhok ang mga kalbo. Itong mga hair nandito na hindi naapektuhan ng hormones, okay. No? Kahit i-relocate mo siya dito sa areas na walang hair, hindi sila naapektuhan. Kaya very successful. Ngayon ay may kakaibang sigla na sina Bobbit at Edwin sa pagtubo ng kanilang buhok at hindi na sila tutuksuhin dahilan sa hindi na sila kalbo. Ay, paalala lamang po ha, baka interesado kayo, pero huwag kayong basta na lamang lalapit sa magsasabi na kaya nilang patubuin ang inyong buhok. At hindi pala epektibo yung mga pahit-pahit mo ano-ano. O, baka lalo daw kayong makalbo.